Nagbabalik na po ako at for today's video. Pero bago tayo pumunta sa topic natin ngayong araw, pag-usapan muna natin kung bakit ako nawala. Pero yung totoo, dapat pagkatapos ng kanta ko na Ewan, may upload ako yung first na nakita ko yung Jaylene. Kaso, nabura po siya kasi sa mga hindi nakakaalam, kay Ramil Santos po ako nag-e-edit sa cellphone niya po. Hi Ramil, thank you. Tapos nabura, sabi ko okay lang yan, hayaan mo na. Dapat yun talaga yung una ko i-upload kesa dun sa nag-ano ng Indak, yung premiere night. Dapat yun yung muna, bago yung Indak premiere night. Kaso nga nabura. Kaya ayun, okay lang. Tapos yung pangalawa, dapat yung nag-sini kami, dapat kaming 5 star kasi hindi na kompleto yung 5 star. Sa mga hindi nakakaalam po, yung 5 star po, buhubo yun namin nila. Seng, Ivy, Jeanette, si Alex at ako. Ano kami po? Yeah, 5 star po yung mga kaklase ko ngayon, bayan na din ako. Tapos, dapat yun. Kaso nga, hindi ko ma-edit. Ano ko ba? Nahihirapan ako sa paggawa ng intro. Wala pa akong intro na maayos. Pero okay lang yun. Kapag magkaroon ako ng time, pinatry ko kung ano yung maganda. Pero ayun na nga. Thank you, Ramil. Kasi yung mga na-upload kong video, yung Ewan, pati yung premiere night, pati yung reaction video about sa Indak. Sa kanya ako nag-edit yan, may tab, may watermark. Kaya, pero okay lang yun. Saan magkaroon na tayo ng sabihin natin? Kung mawawala yung watermark na yan, Charon. Pero, ayun na nga. Nandito lang naman ako kasi, hindi ko alam, pero gusto kong gawa ng before and after. Kasi, hindi po kasi ganito yung itsura ko. Tagyawatin po kasi talaga ako. Yung may tagyawat pa rin din naman ako ngayon. Nakikita na lang kasi flashes sa mata ko. May tagyawat pa rin din po ako. Ayan, tagyawat ko yan. Ano ba ito? Ano na kamay ko? Nag-lifting kasi ako. Gumawa ko ng sarili kong lifting. Ayan. Kita sila ganito sa chat sheet. Namumuo. Kaya tinanggal ko kaya. Ayan, may tagyawat ako dito. Tapos mapek na sana ako. Ito, tinatagyawat ako. Yan. May tagyawat ako. Pero okay lang yan. Pero okay lang yun kasi mas malala yung dati. Okay. Nababasa niyo naman dyan sa title before and after. Yeah, hindi po talaga ako ganito. As in, etong Angela na nasa harapan niya. Hindi po ganito. Hindi tawag sa akin dati yung mga naging nickname ko. Dora. Kasi yung itin na buho ko. Tapos, pabebe. Pabebe po mas talaga ako. Amin natin naman ako dyan. Ha? Pero okay lang sa akin na tawagin niyo ako pabebe. Kasi yung mga tropa ko, tinatawag talaga akong pabebe. Sanayin ako dun sa tawag na sa akin na pabebe. Kasi yun naman talaga ako. Tapos, ano pa ba? Sikat ako sa tawag na pabebe, pero hindi ko pa alam. Basta marami silang tinatawag sa akin. Pero yun lang yung dalawang naging lagi tinatawag sa akin. Maliban sa Angel. Angel, nickname ko siya dito sa bahay. Pero, ay na nga. May nakita akong picture. As in, nakakadiri yung mukha ako. Alam mo ba, hindi niyo pa alam. Etong mukha to. Lagi dito. Lagi akong may tagyawat dito. Sa ilong, dito, blackheads. Tapos dito. Lagi akong tinatagyawat talaga dito sa part na to. Sa bigote. Tapos dito. As in, tagyawatin po talaga ako. Tapos dito, sa noo. Bago kasi ako nag-shoot ng film na to, tinignan ko muna kung saan talaga ako tinitagyawat. May nakita ko picture namin kasama ko. Picture ko, nakasama ko si mama. Ayan. Diba? I told you. Nag-English na ako eh. Sabi ko sa inyo, tagyawatin po talaga ako. Kasi, unang-una. Noong grade 7 po kasi talaga ako. Hindi ako tagyawatin. Kasi bata pa naman ako, grade 7 ako. Pero nung matatapos na yung grade 7, nung nag-grade 8 na ako, ay nga po, nagiging dalaga na. Siyempre, nagiging dalaga na. Dalaga po ako ah. Kasi nalang sabi, tomboy daw ako. Hindi ako tomboy, no? Tapos siyempre may mga nagmamature na yung babae. Tapos yun naman talaga kahit lalaki na mamature. May mga nangyayari sa mga babae na hindi mo inaasahan. Lalo na kapag may memes na yung babae. Nung simulan na nag-regla ako, hindi ko alam. Kasi yung mga matatanda, diba, sabi nila, kapag first naman kami siya, ganyan-ganyan. Yung maraming silang pamahiin. Tapos ganun, hindi ko naman ginawa yung mga bagay na yun kasi wala si mama nun kasi hindi ko din alam kung ano gagawin ko. Ang alam ko lang, ayun na, meron na ako, ganun. Tapos, syempre, ayun na, tumutubo yung mga tagyawat ko. Nung bata ako, kapag may nakikita akong babae na may tagyawat or pimples, bakit pakinggan na tagyawat? May pimples or lalaki na may pimples. Nung curious ako, sabi ko, bakit sila may ano? Bakit sila may pimples? Bakit ganun? Tapos yung iba naman, ang cuteness ng balat, ganun, pang mayaman. Tapos wait lang, hindi ko naman. Tapos ayun, nasa-curious ako, tapos inisip ko tuloy nung bata ko, gusto ko magkaroon yan. Tapos nung grade 8 na, ayun na, meron na talaga akong tagyawat. Nung grade 8, bura ako. Bura rap na mahinhin. Hindi ko alam eh. Naiinis ako. Hindi ko na alam kung ano ako dati. Pero ang alam ko mahinhin talaga ako. Maraming naiinis sa akin. Kasi nga pa bebe daw ako. Mga klase ko dyan. Mahinhin daw talaga kasi talaga ako.
pero pinamin ko naman yung video. Tapos ewan ko, basta tagyawa din ako kasi kahit ano, wala akong pakalam sa palabas kung ano. Ang gawa ko lang ng grade 8, naglalaro pa din ako. I swear. Tapos nasabihan nila, huwag ka na maglaro kasi nga grade 8 na tapos mag-junior. Basta wala akong pakalam. Naglalaro ako, yung nakikisama pa rin ako sa mga kaibigan ko. Ako yung bulanak talaga. Tapos, wala. Nagbubulbul lang ako sa grade 8. Wala akong nilalagay sa mukha ko. Tapos hindi din ako naghihilamos. I mean, kapag naiisipan ko lang, wala kasi talaga akong pakalam sa mukha ko. Basta yun na yun. Tapos nung grade 9 ako, dun na sobrang lumala. Wala kasi akong picture. Nag-beach, alam nyo ba? Sa sobrang dami kong nagyawat, ayoko na mag-picture. Dumating yun sa point na ayoko mag-picture. Pero, sa mga hindi nakakalam, adik ako sa selfie. Nag-picture lang ako that time, kapag may filter. 360, retrica, ano pa. Snapchat, Snapchat talaga. Suki-suki ako ng Snapchat kasi may filter. Siya natatakpan yung tagyawat ko. Doon yung film ko, ang ganda ko naman kapag wala akong tagyawat. Kailan kaya ako mawawala ng tagyawat? Doon, yun na iniisip ko na, kailan kaya ako mawawala ng tagyawat? Tapos ako kasi, kapag may tagyawat, pipisil-pisilin. Ganun ako. Tapos lagi akong pinapagalitan ng papa ko. Sabi niya, ayan, ang pangat mo na, ano, dami mong tigidig. Yun yung tawag sa amin. Kahit yung mga bata, yun yung tawag nila sa tagyawat. Kaya gusto kong sabihin, sa mga tao na may kamag-anak kayong may tagyawat, ganun. Huwag niyo naman silang asarin na may tagyawat. Kasi sila din, malay mo, ma-depress yan. Grabe, depress eh, na. Malay niyo, ano, mahirapan sila kasi ba? I mean, ano, huwag nyo lang silang ina-down. Yung sige, ano, turuan nyo sila kung paano kaan yung balat. Huwag natin silang, ano ba yung huwag natin silang bulihin pa or huwag natin silang tukulihin pa na pahit yun. Huwag ganun kasi mabababa yung self-confidence. Nagigits nyo ba ako? Ha? Kasi, based on my own experience, ito kong English. pagpapasok ka, lalayuan ka. Tapos, hindi ko alam eh. May napanood kasi ako na marami siyang tagyawat. Tapos, syempre yung mga iba niya kaklase nagbe-beso-beso. Siya takot sa ibeso kasi nga ang dami niya tagyawat. Huwag naman sa ganun. Huwag naman natin silang i-ganun. Yung parang hindi pantay yung tingin natin sa tao. Huwag naman ganun. Kasi nakakababa ng self-confidence nila. Nakakababa ng tingin nila sa tingin nila. Kaya, ay, natouch ako sa kwento niya. Hindi ko alam ano kwento yun eh. May malang yata ako. Charot! Pero napanood ko talaga yun. 2,000 years later. Grade 10, syempre, naano na din ako sa mukha ko, na natututo na din ako mag-ayos, ayos na, may lip tint na ako. I mean, marunong na ako mag-lip tint. Marunong talaga ako mag-lip tint. Mag-blush on, hindi ako marunong, kasi hindi pantay. Hindi ko alam. Nung papasok na, okay naman na yung mukha ko noon. Hindi ko alam, okay na ba? Okay na, hindi na sobrang dami. Sabi ko, hindi ako mapupulbo. Kasi, may nabasa ata ako na yung pulbo daw, nakakadami ng, basta ewan, yung parang, may types kasi ng skin na hindi kahirap sa pulbo. Iniisip ko na baka ako nagkakatagyawan na dahil sa pulbo. So, inisap ko muna yung pulbo. Tapos, sabi ko, papasok ako. First grading, pumasok ako na hindi ako napupulbo, hindi ako nililipid. As in, simple lang talaga. Yun. Alam niyo, Nicole Pahila. Diba, Nicole? Papatang, nagpapaano yun. Alam niyo yun, kasi tapos yung second grading niya. Challenge na niya ako na magpulbo, maglipid, gano'n. Tapos, ayun, na-appreciate ko na. Sabi ko, okay naman pala, ang ganda. Tapos sabi niya, bilang magganyan ka na yun. Sabi ko, ayoko. Kasi nga, feeling ko nun, mag-aaral lang talaga ako. Pero, hindi mo talaga ako mag-aaral. Charot! I mean, ganun nga. Tapos, ayun, ganun. So, ayun na nga, ganun. Tapos, pagkatapos nun, nung third grading, ayun na, nagpulbo na ako, nag-ipin ako. Tapos, tinatagyawat ako. As in, tinagyawat ako. Tapos, nag-sports kasi ako nun. Sobrang itim ko. Tapos, nagkaroon ako na, di ba, pagkagaling natin sa sports, sports ko softball eh. Pagkatapos ng laro, as in, sulog talaga yung balat ko. Hindi ko alam kung may picture man nandiyan yun. Tapos, pagkatapos ng sports, nagkaroon ako ng pera. Doon na ako, kasi nung grade 10 ako, gumamit ako ng mask. Gumagamit na din ako ng facial
ano ba yun, wash, ano ba yun, yung Proclamos, ganun. May gaganun ako, nag-retain ako, nung mga fourth quarter na. Tapos, nang gaganun ako, nung dahil kay Ayla Liazon, hi Ayla, ano ko siya, best friend ko siya. Tapos, yung una namin trinay, kung hindi ako nagkakamali, yung black, yung charcoal, yung mask, yung papatanggal yung white hair yung masakit, yung una talaga kapag ginamit mo siya, kapag burning pa yung balat mo, charon, kapag unang beses mo siyang ginamit, sobrang sakit talaga, nasaktan ako, umiyak pa nga kami nun. Tapos, oo, iba na pagkakabayot ako, pero totoo yun. Tapos, yun yung ginamit. Tapos, sa Watson, dun na, kapag tuwing may pera, pumunta kami yung Watson, Walter man, tapos pakaman. Yun, yun yung nagiging ano ng ano namin. Si Ayla talaga nagpakilala sa ano ng Watson. Hi, Watson! So, ayun, pagkats ko nun, nagka-pera ko. Dun na ako bumili ng ano, ng doon ko trinay, grade 10 ako nag-try fourth quarter na aloe vera gel. Yeah, smoothing gel. Doon, eto yung doon, kasi maitim ako, diba? Bago kasi ako pumunta ng Watson, kasama ko si, sino ba kasama ko nun? Si Ayla ba kasama ko nun? Basta, pumunta ako ng Watson, alam ko kasi, sino ba kasama ko nun? Nalilito ako. Sino man kasama ko nun? Basta ikaw yun, alam mo yun. So, ayun nga. Ay, si Mary Joy! Oh, si Mary Joy kasama ko nun. Tama, si Mary Joy. Hi, Joy. Basta may kasama ko nun. Kasama ko nun, nalilito ko. Makakalimutin din kasi ako eh, hindi ako nanay. Si Mary Joy kasama ko nun, si Mary Joy. Hindi mo si Mary Joy, si Idol. Basta may kasama ako, yun na yun. Yun, bago kami pumunta dun, nanonood muna kasi ako ng YouTube. And marami nang gumagamit talaga nito. Tapos, sabi ko, ang galing nino, ano, tawag nito. Kasi 99.85% aloe vera siya. Sabi ko, itry ko kaya to. And nag-release ako, try na ito siya. Binili ko siya, tag 199. Tapos sabi ko, pag umepekto, kapag pumuti ako, very good. Pero may tinakon yun. Tapos, alam mo ba, nakakatawa, kasi binili ko to, tapos bumili ako ng cleanser, bumili ako ng bulak, bumili ako ng lotion, bumili ako ng, naalala ko yung mga binili ko, yun. Bumili ako ng sunblock, sabi sa akin, nung cashier, sabi niya sa akin, kung kailan nang itim ka, dun ka nag-sunblock. Basta, gulo. Tapos sabi, basta yun yung sinabi niya, naalala ko, kailan ka umitim, dun ka nag-sunblock. Sabi ko, kaya nga, puwin ako kakainis eh. Tapos, syempre, hindi ko na din magagawa yung sunblock. Nag-sports kasi ano, syempre maraming nagawa. So, ayun na nga. Doon ko na siya uning ginamit. As in, nag-ayos na ako ng sarili ko, nag-lotion na ako, ganun. As in, inaalagaan ko na yung, alam mo ba yung dating routine ko na kapag, ano, kapag tapos kumanood ng TV, matutulog. Ngayon, hindi. Kasi ganito yung nangyayari. Dati, diba, pagkatapos ko kung anong gawin ko, tapos matutulog na ako kagad. Ngayon, hindi. Pagkatapos ko kung ano yung gagawin ko, maghihilamos muna ako niyan, ganyan, mag-toothbrush, tapos maglalagay ako ng aloe vera gel, tapos hintayin ko siyang matuyo, kasi makapal ako maglagay, hindi naman makapal, basta nilalagyan ko talaga yung mukha ko ng, ano, ng aloe vera gel, kasi patuyo ko muna siya, nagtatali ako, kasi dumidikit yung aloe vera sa kamay, ganun yung ginagawa ko, so, alam mo yung tipong matutulog ka na lang, pero hindi pwede kasi maglalagay ka pa nito, nagigits niyo ba ako, ha, ganun yung naging struggle sa akin, kasi, una, nakakapanibago talaga, kasi nga, talaga na lang matutulog na yun, tapos malalagay ko pa na ito, ganun. Siyempre naninibago ako. Yun. Tapos, mga sa kagagamit ko na ito, yung mama ko naman, nakikita niya yung epekto, sabi niya, ang ganda na ng mukha mo, nawawala na yung kagilawan mo. So, sabi ko, kaya nga, ang ganda niya nga eh. Sabi ko, hindi ako pwede mag-stop. Kasi nga, nasanay na ako. Alam niyo yun, kapag nasasanay na kayo, ang hirap ng itigil, kasi, anong nawalan na ako na ito? Tawag na ito, sabi ko kay mama. Sabi ko, mama, maglalagay pala ako ng aloe vera. Pagdating ko, wala na. Mama, wala na akong aloe vera. Tapos, sabi niya, wala pa akong pera. Ang hirap. Sabi ko, sige lang. Nagpulbo muna ako. Tapos, siya mo nahihirapan na ako. Tapos, sabi ko, mama, tinatagyawat na ako. Kasi tinatagyawat kapag nagkakamiss kasi yung babae. Ako, kapag nagkakamiss ako, tinatagyawat talaga ako. Eh, nagkaroon ako. Eh, wala ako neto. So, ayun. Pero, diligyan ako ni mama. Tapos yung ganito ko, kapag nauubos ko, kay mama napupunta, marami nang hihingi sa akin ng ganito kasi nga pagkaubos, wala naman akong gagamitin. Pero hindi, hihingi kasi siya ni mama. Yun yung usapan namin, siya yung bibili. Kapag natapos, sa kanya na din yung lagayan. Kasi ewan ko kung hindi gagawa niya dito, damdam ko ganito. Tapos ayun na nga. Tapos isa pa na dating ako. Negra po ako. Kasi nga, naglalaro nga ako, diba? Takal-tapat na doon ako niya sa kapit bahay. Nandun ako sa kalye kasi ako lang nag-iisang anak. Nakaka-boring kaya dito sa bahay. Kaya ayun, lagi ako nasa labas. Nagigits niyo ba ako? Ha? Simula elementary. Eh, wala si mama. Si papa naman, hapon pa uuwi. Ganun. Pero, sabi sa kanya mama, kailangan bago dumating yung papa muna sa bahay ka na para hindi ka na masaktan. Kasi ayun ni papa na nakikita ko sa labas kasi nga, negra-negra ko. Tuwing wala ka namang ginagawa, bakit ang itinitinitin yung siyempre ako, nag-iisa lang ako, wala akong kausap sa bahay, wala akong kasama, kaya ayun, sabi ko lang, basta ako mga kapitbahay ako. Tapos simula nung grade 10, tawag nito, hindi ko alam kung kailan ako gumamit ng ano yung Kojic. Yeah, naging Kojic user din ako. Hindi ko alam kung maputi na ako, pero ayan.
Maitim kasi talaga ako sobra. Oo, promise. Maitim talaga ako. Si Mama. Si Mama maputi. Ano na yun sa kanya, natural na yun. Si Papa kasi, hindi ko alam kung maputi si Papa eh, kasi bilad naman siya sa araw. Ngayon sobrang itim. Andun yung Papa ko, wala dyan. Si Mama yan eh. Ganon. Lagi ako may nasa na Mama, nakamukha ko si Papa kasi parang sa minidira. Kaya ayun. Tapos, na naging, ano na ako, naging, Kojic user. Parang drug user eh, no? Naging Kojic user na ako. Yun na din yung nilalagay ko sa mukha. Yun din yung pinapakilabas ko sa mukha nung wala. Hindi kasi ako, una, nagpans ako nun eh. Ano po nagpans talaga? Hindi ako iyang sa pants. Yung pants na pang hilamos, hindi ako iyang dun. Kojic lang talaga. Yung Kojic na 3, 50, yun yung lagi ko nilalagay. Tapos, yun yung sabon ko. Tapos, ano, pagkatapos dun, ayun na. Eto na yung naging kinalabasan. Grade 11 ako, hindi na ako nilalagay. Okay naman yung ituro ko. Hindi na dati, hindi nakagaya ng dati na hanggang dito. Tingnan nyo yung mukha ko kapag nagsiselfie na. Ganda ko dyan. Charot. Hindi mo na ako maganda. Dito ako para makita nyo yung mukha ko na maayos. Jeje pose. Paano yung jeje pose? Talagang Pilipina eh. So, ayun na nga. Tapos, alam, may papanood pala ako sa inyo. Yung binidyohan ako ng tulog. Ang ganda na mukha ko dyan. Kasi nga, panoorin nyo muna. Mamaya ako mag-explain. Aswa? Saan? Mamimature pa eh, parang... Ano ang sutra sa sabi mo? Baliwa pa. Nga. Ang gagalit ko? Ano man, video? Ang gagalit ko sa notebook mo? Ha? Kinulayan. Kinulayan ko? Tapos? Mag-hide ka mag-hide. Ano nga? Sabi mo, kunin ko. Yung ano? Ay, ang gulo mo naman. Hindi na, napanood nyo na. Nagsasalita ako dyan. Follow ko si Ngayon si Tita Bong. Dilibid una, nag-record muna siya. Nag-voice record muna siya. Pagkatapos, nag-video siya dito sa cellphone ko. Kinaumagahan, pagkagising ko, may picture. Video muna nakita ko. May picture na naman ako tulog. Charot. Nakakalungkot kasi share ko lang. Hindi siya yung dating manok na nagtutuktulaok. Ano? Sa kapag nag-vlog ako. Kasi nga, yung manok na yun, namatay, nasipon dahil sa weather. Pero nasipon, tapos ay namatay. Iba ng manok yun. So, mabait pa naman yung manok na yun kasi siya yung nagigising sa akin kasi pang umaga ako. So, ayun na nga. Ayun, makakalimutin talaga ako. Naalala ko na. Ayun, pagka bukas ko may mga picture akong tulog. Tapos, ako naman, wala naman akong pake kung anong itsura ko. Siyempre, nagagandahan ako sa sarili ko. Kasi sa sarili ko na lang. Kung wala na ibang magagandahan sa akin, kung sa sarili ko, mga papa ko, yun ang magagandahan sa akin. Tapos ko siya yung mga picture na natulog ako. Kasi, ano, kung papakailan ko, kung mag-post ako, natulog ako. Charo. Pero ayun nga, nag-post ako. Yung video niya, yung ganda ng mukha ko dun. Lately, pinatigyawan ako. Kasi, nag-dami ka naman ako na. Kaya, nasa ito yung kaso, minsan, hindi ako nakakalagay. Kasi, ang dami kong ginagawa. Hindi ko lang lately nagiging busy. Ako ang busy-busy ko, pero alam ko naman, higang sobra. Ano ba? Alam ko naman na nagiging busy ako. Hindi dahil sa school, sa ibang bagay. Lagi akong mag-cellphone. Yung parang ano, nagiging tamad. Yun yung magandang word. Nagiging tamad ako. Yes, ay, tinatagyawat ako. Alam niyo naman, diba? Tinatagyawat ako. Tapos, ayan. Sabi ko, bawal na ako maging tamad. Kailangan ko na maglagay uli na. Kasi nga may pinangako ako. Kahapon, pumunta kami ni Island Yanzon sa Walter Mark at may binili ako. Pero bago ko yung binili, napanood ko siya sa YouTube. Kay ate. Ito, Jeju Alumi Eyes. Maganda siya kasi ginamit ko na siya kahapon. Nag-video talaga ako kahapon. Dapat, ang iko-content ko ay yung before and after. Yung bago, first na ginamit ko siya hanggang matapos yung video. Kung anong epekto nun. Dalawa na sila. Yan. Ganda na yung video. Ito lang yung sekreto ko. At, ayun na nga. Dalawa na sila. Ako yung video ko kaya. Kasi dalawa na yung aloe vera. Kasi, dati, yung lagi kong ginagamit ko siya. Ngayon, ito na. Tuwing gabi, ito. Tuwing morning, ito. Nagdamit ko lang na ito. Nung pagkatapos ko maligo. So, ayun na nga, guys. Tatapusin ko na ba ito?
pero bago ko tapusin to, sana may natutunan kayo. Sana maging inspirasyon ako sa inyo. Kasi nga, yung sinasabi ko ngayon, hindi lang naman to para sa akin. Kaya ako ginawa tong vlog na to kasi naisip ko na, why not, bakit hindi i-share sa inyo yung dating ako? Wala namang mawawala sa akin. Diba? Nakakahiya ba na? Nung una, nahihiya talaga ako sa sarili ko kasi ang pangit ko. Pero ngayon, syempre proud na ako sa sarili ko. Dati naglalakad ako ng pangit na ko. Kasi ano, hindi yung mukha ko. Sinong ganun dyan? Na, alam ko may taong ganyan. Alam ko hindi lang naman ako yung ganito. Yung mababay self-confidence. Alam ko hindi ako. Ang dami kong tarina isang mukha ko. Kasi nga, gusto kong mawala sa sarili. Ang dami na nagsubukan ng mukha ko. Ang dami na nagsubukan ng mukha. Kahit pangit yan. Charos. Pero, totoo yun. Na, ginawa kong video na to para maka-inspire ng ibang tao. Para maka-inspire ng ibang tao. Kasi, umepekto sa akin. Bakit ako mag-English? Umepekto sa akin. So, i-epekto din sa inyo. Oo, may iba-iba tayong types ng mukha. Pero, isa lang yung pagkakaparehas natin na alam kong yun talaga yung pagkakaparehas natin. Alam mo ano? Matuto kang pangalagaan yung sarili mo. Kasi kapag maging burara ka, kapag burara ka sa mga ginagawa mo, yung nagpupunas ka lang ng mukha mo ng ganyan-ganyan, alam niyo ba yung kamay na yan? Ang dumi-dumi niya ito. Lalo na kapag galing ka kung saan, kasi hawak mo ito dyan, tapos ipupunas mo sa mukha mo, so nagkatagyawat ka, nagka-microbio, nagka-germs yung mukha mo. Alam niyo, parang ganun. Germs, kaya nagkakatagyawat iba na dahil sa dumi. Tapos puyat, puyat na ng puyat, wala ka naman dapat ika ipuyat, hindi ka ito siya sa crush mo, no? Tapos, paulit-ulit na ako, kasi nga, gusto ko na rin smart kayo. Bakit na rin ako dito kasi lang yung gusto kong ikabuka sa inyo na hindi ka na pangit. Ha? Walang taong pangit. Ako lang. Totoo yun. Walang taong pangit. At sa mga nabubuhi dyan, huwag na kayo mabuhi kasi wala naman taong perfecto. Lahat tayo hindi perfecto. Kahit mga artista, hindi din sila perfecto. Na ano din sila sa mukha nila, may mga katangian din sila na hindi dapat. Tayo din. Ako din. Kasi hindi ako perfecto. Ito, perfecto. Hindi, walang perfecto. Nandaan din. Kapag sinubukan mo wala pa rin perfecto. Hanggang dito na lang mga katimawa. Kanina pa ako guys ng guys eh, timawa nga yung tinatawag ko sa inyo. Kung gusto nyo malaman kung bakit timawa, abang susunod na vlog ko. Pag-usapan natin yan. At kung may gusto kayong ipagawa sa akin, kung hindi ako busy kagaya na ito, nung nakalaan lang talaga naging busy. Pero hindi ko alam kung makakapag-upload ba din ako ng video pagkatapos ng video na to. Pero kung kaya ko, why not? Kung hindi ko kaya, hindi ko nabibigitin na. Pati ng ilong ko. Hindi ko nabibigitin na. Kasi nga, mahirap. Cellphone, wala pang edit. Kaya rin lang. Thank you. Kaya rin lang talaga ako nag-edit. At, marami rin lang yung nalulong. Pangatlo, hindi ko na alam ang gagawin ko content. Marami kong pasok na content. Pero hindi, nagkakaroon ako ng idea. Pero hindi ko pa totally titigan alam kung paano siya bisimula. Kasi nga, walang dami. Saan makapag maging charot. Pero, don't worry. Kasi hanggat kaya ko naman mag-vlog, mag-vlog ako, mag-video ko, kahit sila sa video. Kasi dito ako masaya. Kung ano lang kapag masaya sa akin, ginagawa natin. Oh my God. Ba? Ang dami nyo na. 42 na kayo. Nung una. Tingnan lang kayo. May 42 na kayo. Ang saya ko kaya. Kasi 42 na yung naluloko ko na mag-subscribe sa channel ko. Charot! Hindi ako nang iyak. Gusto niyo baka makita ang umiyak? Sabuhin nyo naman gusto makita ako umiyak. Charot! Ano ba yung pinagagawa ko sa sarili ko? Nakakainis. Hanggang dito na lang. Nakakainis. Hanggang dito na lang, guys. Pero bago yun. Pangalawa na ba yung sabi ko na hanggang dito na lang? Para araw-araw niyo akong makasama at araw-araw kayo ma-update sa akin. May Facebook account ako. Ayan, Angela A. Barihas. May tundok. Barihas ha, J. Andiyan naman yung spelling. Pangalawa, may page ako. Angel nga pala. Ginawa ko tong page na to. Ginawa ko yung page na to ng Jedi time ko pa. And kung solid tinawa ka, gusto mo sumali doon. May page din, solid tinawa. At kung may naisip ka, pwede kong gawin. Kung kaya ko naman gawin, diba? Sabi ko nga kanina. Comment down below and hi sa inyo lahat. ABM Zobel, hi. Hi sa mga judger, hi sa 5-star, hi sa mga iba pa. At hi sa mga tropa ko. And kanina pa ba ako mag-hi? Hi Ayla, hi Nicole Panila, I miss you. Sino pa ba? Hi Mia, and ganun na
Diba? Ay, sa inyo lahat, kung pinanood mo tong video na to, kung nakabot ka dito, i-like mo na yan, i-subscribe. Tumoy, hindi pa na ako subscribe dyan. Ano na? Subscribe na! Baka may mamiss kayong video ko. At sa mga gustong ma-update kapag pag-upload ako ng video, hit nyo na yung notification down below. Kasi nga, para mapanood nyo kagad yung video ko. Yung katalantaduhang ginagawa ko, diba? And, oh my God, hanggang dito na lang. And don't forget that, I love you. And 3, 2, 1.